Hello everyone! Share ko lang ang munting sikreto ng aking hydroponics. Finally, nakapagpabunga na ako ng tomato. Ito ay tiny tin tomato. And germination date was June 6. So this like 2 months old. Used to be mga siksikan sila. Pero dahil nagkakaproblema nga ako sa pollination dahil sobrang high ng humidity. Tsaka nag-uumpisa na siyang mag-crowded. So parang yung bulaklak niya nalalaglag na lang. So binawasan ko. Nagtira na lang ako ng 3. Tapos, yung 3 na yan, tutok talaga siya dito sa 100 watch kong empty 100. So, parang sakop niya lahat ng ilaw nung ilaw na to. So, ayan, 3 lang siya. May mga bulaklak pa siya. And, tinitingnan ko, parang may mga mabubuo naman. Hindi na siya malalaglag. Yung iba, malalaglag pa rin for sure. Pero, at least meron siyang nabubuo. So, parang ganito. Tapos, pag tiningnan ko siya, kasi meron siyang maliit. So, bulaklak na siya. Ibig sabihin na pollinate siya. So, ayan na nga. Ito yung mga panganay ko. 3. 3 siya. Tapos, may 3 din dito. 3 din siya dito. 1, 2, nandito yata yung isa. Tapos, meron pa ditong isa. Ayun, sa gitna na yun. Ayun, nagtatago. Ayun. So, ayan. Finally, nakapagpabunga na. Ito yung mga nilipat ko na galing doon. Nilagay ko. Kratky lang siya. Ayan, kratky method. Tapos, ano lang. Mababa lang kasi yung araw dito, so hindi ko rin sure. Mga 10 to 4 p.m. pag regular na maaraw. Pero, okay pa naman siya. Tapos yung iba, nilipat ko sa organic soil. Tapos, ayan. Tingnan ko to kung may bunga. Kung mabubuo siya. Ayan oh. Parang mabubuo siya. Meron na siya oh. Oh. So, ibig sabihin, mabubuo yun na pollinate. Galing to doon sa box tin transfer ko. Mga ilang araw na to dito. Mga wala pang 1 week. At, so, ayan. Meron siyang magiging boom. So, ibig sabihin nun na pollinate siya. Kasi pag umaga, niyuyug-yug ko lang to eh. Parang, uy, gising. Parang ganun. Tapos, ayan o. Oh. Parang meron siya. Oh. So, yan. Potential fruit. Tapos, ito. Ever since, nandito na siya. So, hindi talaga siya gumanda dahil wala siyang araw. Ayan. Ito yung mga tin-transfer ko. Tapos, ayan. Mga cucumber. Mini cucumber. Dahil kulang din nga sa araw dahil tag-ulan, kaya ganyan din siya. Wala pang bunga. More on, hindi ko alam. Sabi nila, more female flowers. Pero, itong mga nandito, karamihan mga male flower pa lang lumalabas. Ay, ito pala. Ang aking isa sa mga project. Experiment ko ng mini aquaponics. And then, yung mga nanditong cucumber, matataba siya, malulusog. Wala siyang sign of disease or anything. Malulusog siya. And hindi ko alam kung matutuloy yung mga bunga niya. Kasi yung mga naunang nagbumuka na bunga niya, female flower, hindi natutuloy, natutuyo siya. Siguro kulang sa ano. Ito yung sinasabi ko ng panganay ko. Panganay kong cucumber. Ito yung natutuyo. Oh. Tapos ito yung mga bago.
feeling ko matutuloy to, pero di pa rin ako sure. Dinagdagan ko siya ng ilaw dito kasi feeling ko kulang yung tricolor niya kasi yun yung nag-help para mag-fruits, mabuo yung fruits ng mga bunga niya, yung tricolor. Kasi yung white, it's more on leaves, vegetative state. Yun yung nakakatulong para mag-produce siya ng maraming dahon. Pero yung tricolor, yun yung maganda pang sa indoor for fruiting. So, madami to siyang female. Almost halos lahat ng bulaklak nito, female flowers. Kaya lang, ayan o. Hindi pa ako sure kung mabubuo siya. Nilagyan ko siya ng 24 hours electric fan just to help na hindi siya magka-disease or mildew or anything sa ilalim. And to help with pollination na rin siguro. Sabi kasi dito, yung hindi na self-pollinating. So, mabubuo daw ang bunga without pollinators. So, ang tinatantya ko na lang na magiging problema ko dito is yung intensity ng grow light. Yun ang sa tingin ko yung magkukulang. So, pag ito nag-fail, I'm not going to give up. I'm going to try again. And iko-combine ko yung dalawang ilaw na to to increase the intensity of the light. So maybe that will produce more fruits or para mabuo, matulungan niya mabuo yung bunga. Kasi ito feeling ko talaga mabubuo, malaki siya eh. Oh. Pero hopefully talaga mabuo siya. Kasi yung nasa labas dahil maliit pa siya, pero yung nasa labas ko, yung ina-experiment ko sa labas, nabuo naman siya eh. Dahil dun sa intensity ng araw, malakas. Ayun siya, kung makikita niyo dito. Ayun. Paano ba to? Hindi makita. Siguro makikita niyo naman sa video niya. Ayan. Bakanting lote yan. Wala pa namang nagtatayo. Kaya tinry ko muna. Madali namang buhatin yun. Tanggalin kapag may nagtayo na siya ng bahay dyan. Pero at least, di naman bawal magtanim sa bakanting lote. Ito na. Tingnan ko. Nakakatuwa, pag tinanggal ko to, tapos may nakita akong parang butil. So, ibig sabihin, sign of, na siya, fruit. Tingnan mo yung puti na yan sa gitna. Mahirap. Yan. Parang nagbubukas ka lang ng gift. Tapos makikita mo yon. Ay, surprise! Tapos, pag walang ganon, ibig sabihin, hindi siya na-pollinate. Minsan nalalaglag pa nga ito eh. Ayun. So, diba? Meron na naman siya. So, I think marami akong magiging bunga kung magtuloy-tuloy siya. So, ayan na nga. Ito, na-transfer ko na rin. Finally, nagka-time magka-transfer. Pero, hardening. Di ko nga alam, wala na akong place para ilagay siya. Tatanim ko lang to for, baby greens. Pag nag-crowded harvest agad, parang ganun. So, I don't even have to transfer it sa box. Pero, tatry ko pa rin. So, ayan na nga. Ayan ang aking tomato. Indoor tomato. Dito wala talaga siyang araw. As in, bright yung light niya, pero walang direct sunlight. So, yon. Ito mga Rex RC. Ang tinanim ko dyan. Rizix one. Yan ang aking aquaponic. Okay, that's all for today. Bye-bye!